Dito sa Canada, yung very diverse sila. Maraming mga lahi. So, kailangan mo talagang makisama. Dito din, very respectful sila. So, kailangan mo talagang maging respectful din. Hi guys! Good evening ulit. Tayo po'y napasok ulit sa trabaho at meanwhile, magkwentuhan ulit tayo. So, ang pag-usapan natin ngayon ay bakit masarap o magandang magtrabaho dito sa Canada. Tapos, may mga advantages and disadvantages. So, tayo lalakad ulit. Yan. So, bakit nga ba masarap ang buhay ng Canada? Masarap dahil it's more on comfort. Pero mostly sa mga kababayan dyan, sinasabi na mahirap, which is true. So, kumbaga, pag-usapan natin ay yung magandang o kaya yung advantages. Yung sinasabi ko ay mga personal ko lang. Dahil it's more on comfort sa mag-umpisa pa lang sa loob ng bahay ay mostly ang sinasabi nila ay puro push button. Kung bakit ay dahil pag maligo ka, may hot water, may cold water, mga tipo na ganun. Tapos pag sa winter naman ay may heater. Yun yung banda when it comes sa bahay. Tapos when it comes sa alam mo yun, yung sa Pilipinas kasi usually diba nagmamanual tayong maglaba. Pero dito, isalang mo lang siya sa washing machine ay bahala na yung washing machine. Pero tapos i-dry na rin niya. So yun yung kagandahan kahit marami kang lalabhan, kayang-kaya yan dahil sa automatic na washing machine. So, kumbaga dito, dahil puro, automatic. So, yun yung masarap banda. Pero on the top of that, syempre sa behind ng kagandahan sa buhay, syempre, may mga bills na babayaran. Diba? Tapos, kagandahan din dito, maraming trabaho. So, yung kumbaga yung trabaho ang maghanap sa'yo, hindi ikaw yung maghanap sa trabaho. Yun yung experience dito dahil pwede ka magtrabaho ng ilang trabaho na gusto mo. Pwedeng tatlo, isa, dalawa. So, option mo na yun. So, yun yung kagandahan when it comes sa work. When it comes naman sa benefits sa trabaho, kung maganda yung kumpanya na pinagtrabahuan mo, maganda din yung benefits. Makalibri ka sa mga dental, mga tipo na ganun, sa gamot. Tapos, of course, yung pag may healthcare card ka dito, ay syempre libre ka sa lahat. Sa surgery, lahat ng mga malalaking surgery, except sa iba yata. Pero ang alam ko, sa mga normal mga surgery sa hospital, yung mga panganganak ganun, ay puro libre. Tapos yung sa gamot, kung may insurance ka din sa trabaho, usually bayaran ng trabaho yung 80%. So, konti na lang. So, konti lang yung babayaran mo sa gamot. So, yun ang benefits din dito sa Canada. Tapos, when it comes sa mga bata din, may mga child benefit na sinasabi nila. So, yun po ay, ito po ay pawang mga experience ko po ito, ha? Kasi dito, maraming provinces. So, dito ako sa Alberta. So, dito, meron kang nakukuhang benefits ng bata. So, yun ay nakabase doon sa income mo. Kung under low income ka, mas malaki yung makukuha mo. Yung benefits ng bata ay nakasalalay sa income mo sa trabaho. Sa amin, dahil nagtatrabaho kaming dalawa, so, bali, konti lang yung nakukuha ko, pero at least, merong kaysa wala, diba? Mga lang yata, mga 100 yung nakukuha ko sa
bata. Pero yung, pag wala kang trabaho, inaabot yata ng malaki yata. So, yun, depende sa income ng isang family. So, yun ang kagandahan sa, dito din sa Canada. Tapos, dito naman, pagka maganda yung kumpanya pagtatrabahuan mo, maraming overtime. So, kung gusto mo mag-overtime, sige lang. Pero sa amin kasi, laging ano, kaya kailangan nila ng overtime. Kasi diba, ano din ngayon, pandemya. So, hindi mo na kailangan ng dalawang trabaho kung maraming overtime sa kumpanya na pinagtatrabahuan mo. Yun ang kagandahan din dito. Tapos, yung disadvantages nga lang ay yung mahirap sa winter dahil as in super lamig. Parang tinutusok yung buto mo. Tapos, usually dito kasi sa winter, mas marami ang winter kaysa summer. Kaya yung mga iba dito, pag winter, pupunta sa tropical area, kagaya ng Hawaii. Something na walang snow. So, yun yung disadvantage is din. Pero, after all, when it comes sa ano, stability sa buhay, ay ano, okay naman dahil kayang-kaya mo. As long na masipag ka, may trabaho ka, ay kayang-kaya mong bayaran lahat. Kaya dito, normal lang na mga tao ay may sasakyan. Dahil as long na may trabaho ka, carry mo. Yun nga lang dito, ay parang pare-pareho ang buhay ng tao. Dahil lahat ay access sa mga ano, sa mga loan sa bangko. So, yun ang kagandahan. Na hindi obvious yung ano, yung mayayaman sa ano, dito parang pare-pareho ang status ng buhay. So, yun yung isa ding kagandahan. Dito na ulit tayo sa trabaho. So, ituloy na lang ulit natin bukas. Salamat, guys. A few moments later. Hello guys, ito tapos na naman ang ating shift. So, pauwi na ulit tayo. Ituloy ulit natin yung ating kwento about bakit masarap ang mamuhay dito sa Canada. So far sa aking experience ay dahil nga yung sa economic status ay yung hindi mo maramdaman na pobre ka o kaya mahirap ka, mga tipo na ganun. Kasi yung feeling mo, yung mga tao dito, pare-pareho lang. Alam mo yun? Kung kaya ng mga mayayaman na magkaroon ng sasakyan, kaya mo din. So, yun ang dahilan kung bakit. Tapos yun, when it comes to work naman sa oras. When it comes sa oras, pag oras, hindi pwede yung mag-stay ka. Yung pag halimbawa, pag 8 hours, pag halimbawa pag 11 to 7 dapat 7 o'clock o before 7 or basta wala ka na sa building ng 7 o'clock ganon na oras, time is time ba kasi otherwise pag may mangyari sa ano ay kasalanan mo pa, mga tipo na ganon. Tapos yun na nga yung sa trabaho, maraming trabaho dito. Kahit hindi ka maka-English, maraming trabaho. Kahit wala kang tinapos, meron kang pwedeng pagtrabahuan dahil maraming company na pwede kang papasok. Tapos, kung gusto mo ding mag-aral, mag-aral ka lang. Yung nga lang, mag-loan ka. Pero yung sabi ko nga, as long na may trabaho ka, ay walang problema. Kasi kahit bilhin mo lahat yung gusto mo, basta may trabaho, okay na yun. Basta maging responsible ka ba na kwan, walang problema. Ang dito naman yung sasakyan, necessity, hindi luxury. Kasi kailangan mo ng ano, sasakyan papunta ng trabaho eh. Dito sa amin walang bus eh. So, kailangan mo talagang mag-drive. Otherwise, mahirapan yung asawa mo, ganun. So, kailangan mo mag-drive ng sarili mo. So, yun ang ano. Kasi dito sa, kung saan ako nakatira,
walang base. Sa nung nasa Calgary ako, hindi ko na prino problema ang rides kasi maraming bus, maraming shuttle ganun. Tapos nung pumunta ako dito, kaya ako napilitang mag-drive dito dahil wala. Kung di ka mag-drive, parang iaasa mo lahat kung sinong available. Tsaka hindi siya comfortable pag ano, pag hindi ka nagda-drive. Tapos dito sa Canada, yung very diverse sila. Maraming mga lahi. So, kailangan mo talagang makisama. Dito din, very respectful sila. Mga tao dito, mga ano sila, mga... Hindi naman lahat, pero at least may modo sila. So, kailangan mo tapatan yung kung anong meron sila. Kasi kung mabait ka sa kanila, ay mamimiss ka nila. So, yun yung dahil lang kung bakit masarap magtrabaho dito. Tapos dito, yun yung sabi ko kanina, kahit marami kang trabaho, walang problema. Kahit isa, dalawa, tatlo, walang problema. Yun nga lang, yung disadvantage nun, marami kang bayaran na tax. The more na magtrabaho ka dito, the more na marami kang tax na babayaran. Yun lang yung disadvantage. Pero at least na-enjoy mo yung ano yung kinita mo. Pero may solution dyan. Bigyan mo lang ng ano, ilagay mo sa RSP yung ibang pera mo para wala kang bayaran sa tax. So yun ang ginagawa ko. So maraming paraan din kung gusto mo magtrabaho ng maraming hours. Tapos dito din yung sa mga bata. Libre siya sa elementary. Hindi ko lang alam sa ano, sa high school ganun. Pero sa elementary, libre. Pero sa college, mahal nga lang. So may disadvantage din. Pero dito kasi mga estudyante, pag wala silang pera, pwede silang mag-loan. Mamili sila ng anong gusto nilang course. Kasi pwede naman silang mag-loan ulit or kaya mangutang sa gobyerno. Mga kabataan dito, marami silang option. Pwede silang mag-aral o kaya pwede silang magtrabaho. So, nasa kanila na. Kung ayaw nilang mag-loan, magtrabaho muna tapos mag-ipon. Yun yung ginagawa ng iba. Kung gusto naman nilang dire-diretso, mag-loan na lang sila. Tapos bayaran na lang nila. When it comes sa trabaho, hindi problema din ang trabaho dahil maraming trabaho dito. So, yun ang kagandahan. Yan. So, ayan, malapit po tayo. So, yun po yung maalala ko na kung bakit masarap ang magtrabaho dito sa Canada dahil sa mga ilang dahilan kung bakit. So, thank you for watching again and please don't forget to like and subscribe. Thank you guys so much. Bye.